fusion, talagang career. Can you walk through the us through the production? Kamusta ang paggawa ng show na to? Yun nga po, kagaya na sinabi namin kanina, very ano, very demanding, hindi siya madali, pero we enjoyed the process kasi nakita na namin yung pilot episode. And, you know, masasabi mo talaga na proud ka na kasama ka sa show na to. Ganun, alam niyo kung gaano ka-intricate yung mga paggawa namin ng mga eksena. Umabot sa point na, kunwari, nasa Pampanga kami, shoot namin yung isang location doon, na kunwari, bahay yun. Tapos, yung kapitbahay na ishoot namin, nasa Quezon. Galing, di ba? Ganun ka-intricate yung details at yung pag-shoot nito. Na ibang araw pa kukunan yung pagdungaw sa bintana para makita yung... Kasi nga, hindi. Kasi kailangan ng tie-up from dito sa likod. So, yun. Ganun siya. Ganun po siya ka pinag-iisipan, pinag-ihirapan. The historical accuracy should be priority rin lagi. So, makikita nyo naman yan. I think po, ito yung breakthrough ni Nicoy sa pag-aarte niya as an actor. I think this is... Dahil ba ikaw yung katrabaho ko ulit? Thank you, Alden Richards, for the opportunity na maka-work. Basahin mo na yung susunod. Okay. Sino sa mga nakatrabaho nyo? Sakto. Sino sa mga nakatrabaho nyo? Kayo pinaka na starstruck o pinaka humahang sa husay sa pag-arte? Ako si Mikoy talaga kasi minsan pinipigilan ko lang yung sarili ko. Nagpapakul lang ako. Alam, chill kunyari. Pero deep down inside, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko kasi gustong gusto ko na siyang sapakin. Nandun ang gagaling yung kabog ng dibdib ko eh. Ah! Ano ba? Pero serious answer, siguro Dennis. Kasi ako Dennis. Kasi di ba nung... Oo nga. Oo, Dennis. Kasi so, yung character ni Kuya Dennis dito, talagang inaral niya, kitang-kita ko sa kanya. And hindi madali dahil kailangan niyang kalimutan yung lingwaheng Tagalog. Kailangan magmukhang Japanese descent siya. Tapos yung manner, yung pagsasalita, husay. So, doon ako bumilib. Talagang, yun nga yung sinabi ko na kaya pala talaga si Dennis Trillo dahil doon. Sabi nga yun, hindi pa parang nasa madilim na kwarto tayo doon. No. Na yung ilaw lang, isang nakasabit na ganun. Tapos pag dumatama sa kanya, parang takot ako talaga. No. Tapos diba, yun, kasi yun, tinorture na kami doon eh. Yun yung first scene namin together with Kuya Dennis. So, yun ako. Dennis Trillo, number one. Ano? Oh, last question. Ikaw, si kanina ka. Huwag na, next question na. Ayaw mo na sumagot? Kasi dalawa lang yan eh. Either tinatamad ka lang talagang sumagot o ayaw mong sumagot. Parehas. Huwag na lang na kasi. Miss Edlin, no? Oh, sige, fine. Ang sagot ko dyan ay si Alton Richards. Huwag na. Huwag mo na sagutin. Ano ang may papangako nyo sa viewers with this masterpiece? Wow. Promise? We don't wanna promise anything. Hindi po namin sasabihin yung mga bagay na mag overhype sa show, but I know we have a beautiful show. Hindi lang po to isang content or isang material para lang masabing nakagawa ng isang proyekto ang GMA Network, but I think this is the most relevant series na lalabas sa taong 2024 for this year. I think this is one of the most important series na kailangan maparod ng nakakarami kasi hindi lang po siya ano mo yun, isang konsepto, isang storya na may mga artista. This is very relevant in a way na maging sa school even after the whole process of doing this project is gagamit nila to during the 1940s during the Japanese occupation. And I think yun yung pwede naming masabi sa Pulang Araw as a whole. Hindi po kami makakapag-promise na, ba usually sasabihin, pinaghirapan po namin to. Pero yun, I think this is one of the most relevant. This is one of my most relevant projects this year. And we can't wait na mapanood na to ng mga kapuso natin. Same. Ikaw, Mikoy. Three for, yun nga,
same magpipiggyback lang ako sa sinabi mo na totoo napaka-relevant ka na ito, and if not the most relevant project I've done rin. It's because, yun nga, sabi nga nila, history forgotten will repeat itself. So, para di tayo makalimot, and yun nga, sabi niyo mga Gen Zs na yun nanonood ngayon, mga millennials na, and yun nga, ilang generations na lumipas mula nung huling may naka-experience ng war, and you know, para malaman lang din talaga ng mga tao na ngayon, and kung anong mga dapat iwasan. Pero feeling ko, ako feeling ko may mapapromise tayo dito sa kanila. I think it's the pride na bukod sa kasama kami sa show na to, ha, na dahil kami yung gumawa nito. Appreciate ka talaga. Yung pride talaga na bukod sa Filipino pride na dahil sa kwento ng history ng natin mga as a people ito, ay yung pride din talaga sa quality ng work na to. Feeling ko pambato natin to. Wala akong pambato tong show na to sa mga iba pang ginagawang show rin sa labas ng bansa natin. Kaya mo pa? Okay. So, anyway, I think this is a family drama. A lot of people can relate to this. May it be yung mga buhay pa during that time, buhay na during that time, and yung mga hindi pa rin nakaka-experience. Kasi ako, I'd really like to think the Gen Zs and, you know, the generation right now, they know better. They wanna know. It's just that it's more of giving them proper visuals rather than yung kwento-kwento lang. So, yun. I think that's it for tonight. Maraming salamat po. For more updates, please check out, follow, like, and follow nyo kami sa mga social media accounts namin. Or wag, kayo bahala. Pero abangan nyo. Oo, nang pressure. Nang pressure. Pero abangan nyo po lang araw sa July 26. Lalabas to sa Netflix. Netflix. And, July 29. Sa GMA Network po pagkatapos ng 24 oras. So, excited na po kami. We have done something that's worth your time. I'd like to say. And ako naniniwala po ako dahil nakita ko na yung pilot episode. Hindi po kami mapapahiya. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Same. So, ayun. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagpadala ng mga gifts na yan. Hindi ko alam kung may bayad yan or whatever, pero thank you dahil nakatulong kayo sa pagpapayaman sa GMA. Dahil bigyan nyo account nila ng mga gifts. maraming salamat sa inyo. At sa pagtulong sa amin dito. Ikaw, and then, may last message ka pa ba? Wala na akong last message dahil doon sa sinabi mo, napakawalang niya mo talaga. So anyway, good night mga kapuso. Have the rest of the night at peace, and we'll see you soon. God bless you po. Yeah, bye-bye. Thank you guys.